isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Oops! Welcome mga boss. Ngayon yung pag-uusapan natin ang mga tip bago bumili ng Honda XRM 110. O bago ang lahat, tanggalin muna natin yung mga nakabalot sa kanya. Nabalutan ko siya kasi mga pusa, kakalimutin yung upuan. Sige, pagkakinalmuto ng pusa yan, pangit na yan. Medyo mahal din kasi ito eh, camel seat eh. Yan. Camel seat. 1,000 yan, pinagawa ko. Okay, ito na yung ating XRM na magiging ating reference. Dalawa yung XRM ko dito. Meron ako dito yung isa pa. Ito XRM na to, may sidecar siya. 2003 model ata to. Pagkakaalam ko, 2003 model to. Yan ang pinakauna namin motor. Tapos ito, nasa 2006 model itong XRM na to. Kaya mas ano to, mas matanda na to. Ay, pag-usapan natin. Pagbibili ka ng XRM, ako naman titignan, syempre, yung mga papeles. O yun, o common na yun. Papeles talaga ako na titignan. Pero ngayon, i-discuss natin dito yung appearance na i-discuss natin dito yung appearance ng XRM na bibili nyo. Kung worth it ba siyang bilhin sa halaga ng presyong inaalok sa inyo. Siyempre, ang una matitignan, yung makina. Silipin natin ang makina nito. Ang titignan yung makina, titignan nyo kung tahimik yung makina. Pero una sa lahat, tingnan nyo muna kung meron itong langis. Dito nyo siya bubuksan. Pag nakita nyo na walang langis yung binibenta sa inyong motor, ayaw nyo nang bilhin. Sigurado, mapapagastos kayo. Kasi oras sa ang motor ay walang langis at napatakbo nyo, sigurado masisira to. Sisira tong block niya. Kaya pambapagastos ka. Kahit 2,000, gastos ka agad dun. Pagkatuyo ang langis ng motor na bili mo. Tapos, kung meron naman siyang langis, okay, meron siyang langis. Una nyo titignan kung may usok itong tambutyo niya. Ito. Pag yan ay merong usok, lalo na kung kulay puti, ibig sabihin nun ay may problema na yan sa makina. Maaaring may papalitan ka na doon, maaaring piston ring o yung block niya. O yun. Pagka kasi yun ay meron ng gas-gas, automatic yun, uusok na dito sa motor mo. Hindi na magiging XRM yan, magiging export na yan. E kung wala naman siyang usok, goods yun. Ang makina na healthy. Ang susunod doon naman titignan doon, siyempre, yung kondisyon ng makina, yung appearance niya sa panlabas. Siyempre, titignan mo yan kung meron yung mga katas. Kasi pag yan ay meron ng katas, ibig sabihin, ipapalitan mo na yung mga gasket niyan. Malaking problema yan, lalo na kung hindi mo papansin agad. Dahil yan ay papatak ng papatak yung mga langis niyan hanggang sa maubusan na yan. Pag naubos na ang langis ng motor mo, ay magsusunod-sunod na yung problema niyan hanggang sa mag-usok na yan at hanggang sa masira na to. Oh, yan. Sisira yung pinaka-block mo. Okay lang sana kung yung block mo lang masira. Eh kung meron pa maapektuhan sa loob, di mas lalo pa masakit sa ulo. Kaya yung titignan mo, kung meron siyang katas, pag wala siyang katas, goods yun. Maalaga yung may-ari nun. Ibig sabihin, laging minimaintain yun sa change oil. Yun. Kasi ngayon, yung mga XRM na ganyan, dahil nga sila yung matanda na at lumana, di talaga maiwasan na kakatas na yung makina nila. Dahil yung mga gasket nila na yan ay may edad na. Dahil sa sobrang init ang makina, syempre, yung mga gasket na yan, ninipis yan. Ninipis yan hanggang sa kumatas na yung langis. Kaya talagang ganun. Pero yan, mura lang naman din naman yan. Kung ikaw ay kumakatas na yung makina mo, maganda ka lang siguro ng mga 1,000. Okay na yun. Masusolusyonan na yung mga katas ng makina. Kung gasket lang ang problema mo. Pero kung ang problema mo ay mga naputol na tornilyo, kasi ito, madalas ito mangyari. Yung dito, sa may cover ng sprocket na yan. Minsan yung mga owner niyan, nabutas yan. Nabubutas nila yan. Napipihit nila ng todo. Minsan yung mahabang tornilyo inaano nila, nipihit nila. Nangyayari, tumatagos yung sa loob ng makina, tapos yun yung magiging sanhi ng katas. Mahirap nang gamutin yun kasi makina na yan.
kahit pa may chain shop mo yan, wala na silang magagawa. Siyempre, titignan mo din yung pinaka tawag dito, yung tornillo dito sa pinaka change oil nila. Dito. Ayun, yun. Yung pinaka, ano yan. Titignan mo yan. Kasi kung minsan yung ibang XRM, ito, ito. Minsan ibang XRM na yan, low stage sa yung ganyan. Kasi siyempre, pinipihit nilang na mainit. Mainit yung makina, pipihitin nila. Yung tornillo ng change oil na yan, nalo-low stage yun. Ngayon, delikado ulit sa makina yun kasi pag low stage yan, tutulong lang is. Yan na. Yan ang matitignan nyo sa makina. Okay. Kung okay naman siya, wala siyang katas. Walang katas yung makina. Hindi naman low stage yung pinaka ano niya, palitan ng langis o yung pinaka ako ng langis. Okay, good sign yun. Ngayon, titinan mo itong cambio niya. Kasi minsan yung iba na titinda nito, itong cambio, nalalaglag. Ngayon, titinan mo, nalalaglag siya. Itakitakin mo yan. Ngayon, itakitakin mo. Titinan mo kung minsan kasi sa sobrang katagalan na rin yan, siyempre, cambio ka ng cambio, na ano na rin yan. Natatanggal na rin yung pinakangipin ng cambiohan na yan. Siyempre, yan. Pagkaya na yan, pwede ka pa makatawa dyan, siyempre. Kasi pagagawa mo yan. Oras kasi yan na wala nang ngipin yan, siyempre, bubuksan yan, makina na yan. Tapos papalitan yung pinakalube na yun. Papalitan yun. Napapagastos ka na naman, boy. Ito mga tip ko sa inyo na to, magagamit nyo yan pagka kayo bibili na second hand ng kahit anong motor. Kasi kung yung presyo na yon, mamahal lang kayo, makakahingi pa kayo ng tawad. Dahil dito sa mga tips ko na to. Kasi yung mga nagbebenta, sasabihin, good condition yan, sir. Wala nang problema dyan. Ay, walang problema. Pero pag naiuwi mo na sa bahay mo at nagamit mo na ng mga ilang araw, doon mo mararamdaman yung mga problema niyan. Kaya nga, ituturo ko na sa inyo agad kung paano maano yun. Kasi ako, dalawang beses na rin ako nakabili ng second hand na motor. At ay, kaya experienceado ko na. Ang susunod mo naman titignan, syempre, yung mga ilaw. Kung punde. Kung okay ba. Kung okay yung mga kanyang signal lights. Ito, signal lights. Umiilaw, goods yan. Tinan mo sa kabila. Ito sa akin, pundi na yun sa kabila niya. Bagong gasis na naman yun. Siyempre, pag okay na yung mga ilaw niya, busina. Pag okay yung busina, okay yun. Ngayon, titinan mo naman yung susian. Tinan mo yung susian niya. Kasi minsan, yung nagbebenta, sira yung susian. Kasi ito, pinagawa mo yung susian, uubos ka dito ng mga 500. Yun. Titinan mo siya kung nahuhugot siya. Kasi pagkasira ang susian, nahuhugot yan. Kahit susi ng aparador, mabubuksan yung motor mo. Kaya niya, okay naman. Hagot siya. Ngayon naman, kung okay yung susian doon, tingnan mo rin yung susian dito sa compartment. Baka mamaya, sira rin yan. Siyempre, pag sira yan, makakahingi ka na naman ng tawad, di ba? Discount. Okay naman. Pag yan, buo naman yan, okay yun. Nakikita mo rin dito sa kanyang tank, sa tanke niya, kung goods ba, hindi sobrang kalawang, baka mamaya butas yan. Kaya check mo na rin. O, tira mo rin yan, okay na okay din. Minsan dito sa terniliwan ng upuan, minsan sisira yan dahil sa sobrang kalawang. Ayan. Okay naman. Goods. Pagka yan, okay yan. So, si Andyan sa compartment, so okay na okay din yon. Okay. Okay ang mga susian. Okay ang susian ng motor. Okay ang susian ng compartment. Goods yun. Ngayon naman, titignan mo. Ah, mamaya, palitin din yung kadena. Check mo na din to. Check mo na din yung kadena. Ah, kasi mamaya, yung kadena ng bibili ng motor ay sira. Papagasos ka na naman, di ba? Ay kung sira naman yun, luma na. Makakahingi ka na naman ako ng discount, di ba? Matatawaran mo yung motor kasi may dahilan ka para tawaran yun. Tingnan mo. Kasi pagkaya na isira, makikita mo yan. Hindi lalapat dito yan. Hindi lalapat dito yan. Mapapansin mo yun. Pag, ang mga goods kasing kadena gaya nito, lapat yan. Dapat yan. Hindi yan. Ano dyan. Hindi mo siya mapapaganyan. Kailangan pag ginanam mo siya, babalik siya agad. Ganun goods yun. Tingnan mo lahat. Sprocket niya. Tingnan mo.
Ganun talaga pag bibili ka ng motor kasi yung pera, pinaghihirapan yan. Hindi naman natin yan nahihingi. O, tingnan mo na rin yung gulong. Tingnan mo na rin gulong kung ayos. Baka mamaya, manipis na sabihin. O, siyempre, bibili ka naman ng bagong gulong. Magkano gulong? 500. Tingnan mo na rin mga rayos. Makalawang na, palitin na. Di ba? Ayan, tingnan mo na rin yung mga rayos. Pag ayan, makalawang na, maalog-alog na. Ay, sign na yun na hindi na maganda. Ito, maalog-alog na nga itong sa akin. Hindi, hindi. Okay pa. Lang alog. Ganun lang. Rayos at gulong, check mo na rin pati yung shock. Siyempre. Gaya nitong akin, ikatas na siya. Ito. Kung matas to na nagpunta ako ng Pampanga, sa sobrang lubak ng mga daan na dinaanan ko, hindi ko na malayan yung ano, yung lubak, sobrang bilis ang patakbo nun. Ayan, ako matas siya. Ayan. Hindi ko lang alam kung magkano to, magagastosin ko dito. Pero pagka pinagawa ko to, update ko kayo. Ayan, check mo na rin yung ano, magbibili kayo ng motor. Check nyo na rin to. Mga chak niya. Siyempre, kailangan mabusisi. Mahirap na. No, ito pala ang pinaka-importante din mga bro. I-check nyo na rin tong spark plug tol. Ito oh. Spark plug niya mga tol. Kasi yan, may yung mga yung ano ng XRM. Minsan, nalulost rage dito yan. Sa pinaka, ito yung spark plug niya, naligyanan. Nalulost rage yan. Ngayon pag nalulost rage yan, ibubuga na ng motor yan. Ngayon ang solusyon dyan, papamachine shop mo yan. Bibili ka ng oversize na spark plug. Itong sa akin, oversize na to. Hindi na to yung stock na spark plug. Mapapagastos ka na naman bro nun. Bacha, check mo na rin kung ano siya. Kung na-oversize na ba siya o ano na siya. Tawag doon na raspado na. Ayan, check mo na din. Yun na naman mga bro. Importante. Siyempre, importante, paanda rin mo. Mamaya, di umaandar. Diba? Gaya nito, may starter pa to. Goods yun kung makakabili kayo na may starter. Medyo kasi to, hindi ko napa-under ng isang buwan. Kaya medyo mamay. Pero ano pa rin ha? Saglit lang din siya, di ba? Kaya titignan mo. Lama bro, pandarin mo. Tahimik ang makina. Okay. Ayan. Pag okay ang tunog, tahimik ang makina, mahinahon ang tunog, goods yun. Ano makina, appearance okay. Okay appearance sa mabibili yung motor, goods yun. Ang una nyo pang titignan ulit, susunod nyo yung titignan, ay yung kanyang carburetor. Itong kanyang carburetor, siyempre titignan nyo yan kung nag-overflow. Pag nakita nyo sobrang dumi ng carburetor niya at nakakita kayo ng mga ng gasolina, kung nangangamoy gasolina siya, ay ibig sabihin nun, may sakit na overflow yung carburetor. Alam nyo kasi, yung overflow ng carburetor, eh medyo mahirap yun gamutin. Kaya kung minsan na nagiging solusyon ng mga owner na kumakatas ang kanilang carburetor o nag-overflow, ginagawa nila, bibilan sila ng bago. Ang carburetor ng XRM, kung bibili ka, local pa yun ha, nagkakalagay ito ng 500 to 800. Pero itong akin na to, nabili ko to sa mismong bagsakan noon, nakabili ko siya ng 300 plus lang. Pero kung bibili talaga ako sa mga shop, 500 to 800 ang halaga ng carburetor. Ang bibili kayo, check nyo na din kung yung carburetor may katas. Ayun, para makahingi na naman kayo ng discount. Ano naman mga tip pag bibili ka ng motor? Siyempre, sakyan mo. Pakiramdaman mo. Kung talaga compatible kayo ng motor na gusto mong bilhin. Para hindi ka magsisi. Ganun talaga. Ito mga tip ko sa iyo na yan. I-apply mo lang yan. At sigurado, hindi ka ma-abregreado pagka bumili ka ng motor. Ito mga speedometer, madali lang naman yan eh. Siyempre, pagka luma na yung motor, consider mo na hindi gumagana yan. Pero itong sa akin, gumagana to. Pinagawa ko yan eh.
Masas ako ng mga 300. Yun lang. Tingnan mo lahat. Talaga, no? Check mo lahat. Pati preno. Check mo. Kung malakas. Check mo yung preno sa unahan. Check mo yung preno sa ulihan. Yan. Kailangan maging mabusisi ka. Ano talaga? Pinaghihirapan natin yung ating pera. Yeah, pag bibili tayo ng gamit, lalo na kung motor, ay talaga namang ano natin, busisiin natin ng husto kung bibili natin motor kasi mahirap kumita ng pera. So, susunod naman natin vlog ay pag-uusapan natin kung ano nga ba yung advantage at disadvantage na meron kang XRM sa panahon ngayon. Ayun lamang mga tol. At kung meron pa kayong gusto idagdag sa mga impormasyon na sinabi ko sa inyo, ay comment nyo lamang dito sa comment section para makita pa ng iba nating mga tropa yung mga tips nyo pagbibili sila ng second hand na motor. Okay mga tol, maraming salamat at ride safe.